Balikan ko lang po itong AX, ma'am. Dito po sa inyo pong mga panuntunan, gaano po kadalas pe pwedeng magpabalik-balik o makakuha ng benepisyo ang isang mamamayan sa AX? Pwede ho ba ito ng ilang beses? Manito, depende rin po doon sa assistance. Mm-hmm. Halimbawa, for medical assistance under hospital confinement under medical assistance, once kada confinement po, pwede humingi ng tulong, Madam Ted. Mm-hmm. For medical assistance, para naman sa kanilang gamot, mm-hmm, once every 3 months po yan, Madam mm-hmm Ted. Mm-hmm. Opo. At talaga humang maghihintay ng cash aid payout activity, o kapag kailangan mo ng tulong at kapag sumiti ka ng requirements, papunta mo sa DSWD office, on that day, maaari mag-disburse sila, o talagang sinasabay po ito ng maramihan? Manong Ted, depende po yun. Pwede kapag nag-walk-in ka sa aming field office, at talaga nakita naman na immediate yung pangangailangan. Mm-hmm. Within that day po, Manong Ted, mapoprocess na po yung financial assistance, especially if outright cash po iyan. Although, pwede rin naman na within the day, ma-process din namin yung guarantee letter. Again, case to case basis yan, Manong Ted. At saka depende nga rin doon sa isinumitin nyo ng mga documentary requirements. Opo, opo. So, ma'am, yung pong sinasabi nyo na referrals, ang sino mang LGU o sabihin na po natin congressman ay maaaring mag-refer ng kanyang constituent para po sa cash aid payout activity? Meron ho bang double-checking dyan doon sa kwalifikasyon ng isa pong recipient? Tama po, Manong Ted. Gaya ng nabanggit ko, mm-hmm, lahat naman po no, ng mga clients ay tinatanggap natin either walk-in or referral. Ang mahalaga po dyan, mm-hmm, merong lente ng social worker. Ibig sabihin, na-interview ng ating social workers, na-assess po ng ating mga social workers, mm-hmm, batay na rin po doon sa mga isinumitin ng mga requirements, Manong Ted. Gaano po kadalas o ang schedule po ng cash aid payout activity ninyo sa isang distrito, sa isang probinsya, sa isang bayan o syudad? Depende, Manong Ted. Kasi ini-schedule nga po natin yan. Mm-hmm. And alam mo, Manong Ted, mahirap din eh. Kasi meron tayong mga paymasters, may mga mm-hmm special dispersing officers. Kinakailangan din po kasi mag-liquidate muna yung ating mga SBOs mm-hmm bago tayo magsagawa ng another payout. So depende po doon sa halaga na kanila nga pong na-release at kailangan kayo liquidate, then that's the time that we could schedule for another day of activity. Opo. Sa ngayon po, ma'am, itong AX, magkano po ang pondo nito sa ating pambansang budget ngayon? If you know. Okay. Yeah. Papunta po ako sa Senate kasi Manong Ted para sa ating budget hearing. So hawak ko yung ating cue cards para sa budget for the AX. Yan. Let me just check on that, Manong Ted. It's okay. Sige po, sige po. Dibali, ma'am. Okay po, naintindihan namin. So, ito po yung sa AX, ma'am. So, meaning, pwede po yung four-piece beneficiary makapag-avail din sa AX. That's correct, Manong Ted. Kasi maaari naman po na yung ating four-piece beneficiary ay sumailalim or sumasailalim sa matinding sisi. Maaari pong namatayan ng kanyang pamiyembro. Mm-hmm. Pero maaari din naman po na may terminal illness yung kanila pong member of the family. So, based on assessment of the social worker, maaari din naman pong mag-qualify yung ating court. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.